Ang mahalaga naman dito, mga kapatid, ang palpit dyan, lumalabas ang salita ng ating Panginoon. And now, we are now, I think, on the second week ng lockdown, no? Maalala ko kasi yan, unang nag-lockdown lang ay ang NCR, 2 days after, buong Luzon na. I am seeing sa Visayas, saka sa Mindanao ng mga churches, though may mga lockdown din doon, pero may mga churches sa Visayas, saka sa Mindanao na nakakadaos pa sila ng gawain, dahil hindi naman lockdown ng Visayas sa Mindanao. But of course, yung may mga barangay decisions na they have to lock it down. They have to lock it down. Nagla-lockdown sila. Pero talaga yung Luzon-wide. And now, mga kapatid, nararamdaman natin ang isang bagay na talagang mangyayari in the future. Kaya nga, ito lang ang payo ko, mga kapatid, bago ko magsimula, no? Sabi ko nga, pag nag-normalize itong mga bagay na to, gawin na natin ang lahat ng dapat natin gawin. Pag nag-normalize ito, mga gawain, mga pangarap, salita ng Diyos, fellowship. Dahil sabi ko nga, binigyan tayo ng ni Lord ng chance ulit, no? Na pag nakabalik ito sa normal, magpalakas tayo ng maigi, mag-ipon tayo ng langis, tulungan tayo ng ating Panginoon. This is not the time na manghina tayo, mga kapatid. Dahil, mamaya may babasahin ako the reason bakit merong ganito, no? Tandaan natin, ang Goshen ay sa Egypt. That's one fact. Ang Goshen hindi yan sa Promised Land. No, mamaya in 735. Okay? Pero dinala sila ng ating Panginoon doon. The same thing, ang world system ngayon, hindi ito talaga para sa atin. No? Dumadaan lang tayo dito, but of course there's a new earth and the new heaven. Pero si Lord, hindi pwedeng mawala ng provision sa mga anak ng Diyos kahit anong sitwasyon. Nagbabago ang sitwasyon sa lupa, but our Lord Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Mapapatunayan natin mamaya na hindi magkukulang ang ating Panginoon, even Israel in a strange land. And come to think of it, alam niyo ba, mga kapatid, yung binasa natin, ito yung panahon ng 7 years of famine. Naalala niyo si Joseph, hindi natin basahin, di ba? Si Joseph, napunta sa Egypt, nakulong, no? Tapos nag-resurrect siya doon sa palasyo, at nanaginip yung paraon, at ang hula ni Joseph, meron 7 years of plenty na maayos. Pero after noon, 7 years of famine. Kung hindi dahil kay Joseph, hindi lang gutom ang Egypt, gutom ang buong mundo. And Joseph is a perfect type of our Lord Jesus Christ. Huwag natin kalilimutan yan. He is a perfect type of our Lord Jesus Christ. Now, no? Nung pinangako kay Joseph, of course si Joseph malakas sa Pharaoh noon eh. Kasi si Joseph ang parang economist during that time. Kaya tandaan nyo, mga kapatid, kapag si Joseph nandun, kahit tagutom, may pagkain. Pag si Joseph ang nandun, kahit masama ang sitwasyon ng lugar, mga kapatid, merong prosperity. Why? Because ang sabi ng Bible, kahit saan pumunta si Joseph, kasama niya ang Diyos. Kaya ngayon ang kailangan natin ngayon, mga kapatid, wala tayo sa mga churches ngayon, pero kung nasan man tayo, dapat katulad tayo ni Joseph, kasama natin ang Diyos. Yeah, now we are in a live streaming. Malalayo, may nakikinig din galing sa Visayas, may nakikinig galing LA, may nakikinig galing na nandun din sa Mindanao ngayon. But the important thing is, kasama natin ang Diyos. That's why si Joseph, nung bago magtag-gutom, listen, bago magtag-gutom, dahil nandun si Joseph, nakahanda ang Egypt sa tag-gutom. At dahil nandito rin si Joseph sa bride, mga kapatid, kahit na anong mangyari, nakahanda ang bride kasi meron na tayong narinig. Kasama natin si Joseph. The spirit of prophecy is in our midst. At ang magandang, mga kapatid, dahil gutom sa buong mundo, at si Joseph nagpakilala na sa mga kapatid niya, at mahal na mahal ni Joseph ang family niya kahit pinagkalulu siya. That's how Joseph loved his family kahit siya ay binenta at ginawa ng masama, the same thing, no? Sabi ni Joseph kay Judah, tawagin mo na yung tatay natin, gutom ang buong mundo, dito muna kayo, at ako ang bahala sa inyo.
At alam niyo kung anong binigay kay Joseph at sa buong Israel? The best land of Egypt. And Joseph is a perfect type of our Lord Jesus Christ. Hindi tayo bibigyan ni Lord ng substandard. God is always giving His best sa mga anak niya. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Kaya nga ako, mga kapatid, pagdating sa gawain, I don't want a substandard service. Kung magagawa natin yung the best natin, gawin natin dahil binigyan tayo ni Lord ng the best, even in the Old Testament. The word Goshen simply means cultivated. No? Alam niyo bang ibig sabihin ng cultivated? Pag sinabi mong ang isang lupa ay cultivated, no? Okay, thank you for opening this. So Goshen, a region in northern Egypt, east of the Lower Nile, marapit pala ito sa River Nile, where the children of Israel lived from time of Joseph to the time of Moses. So tumawid ang pagtira ng mga Israelites sa Goshen. Si Joseph ang ginamit para pumasok, si Moses naman ang ginamit para sila lumabas ng Egypt. This is the southern district of Palestine between Gaza and Gibeon. A town in the mountains of Judah, probably the district of Goshen. No? Ang ibang ibig sabihin ng Goshen, mga kapatid, is, no, sa ibang dictionary, meron ako yan eh. Ang ibang ibig sabihin yan is the place of plenty, no, and comfort. Pag sinabi mong Goshen, a place of plenteous food and comfort, hindi lang maraming pagkain, it is also a place of comfort, it is a place of refuge. At makikita natin, mga kapatid, no, I would just like to read some. Oh, hindi ito quote, no? Para magkaroon lang tayo ng idea. Sa Wikipedia to eh. According to the Joseph narrative in the book of Genesis, the sons of Jacob who were living in Hebron experiences severe famine. So, nung nagkaroon ng tagutom, eh somehow mga kapatid, spiritually speaking, tagutom ang buong mundo ngayon ng salita ng Diyos. Maraming salita ng Diyos pero hindi makakain. Bakit? Nasa message, mga kapatid, yung food. Kasi si Joseph, nasa message, tinanggihan na siya ng Laodicea, kaya wala nang pagkain spiritually in Laodicea, kaya lumabas ang lahat ng gustong kumain. Kaya nga ang pangako ni Lord sa lahat ng lalabas, I will sup with you and you with me. Pag sinabi mong sup, hapunan yun eh. It's an evening meal. Kaya nga mga kapatid, hanggat nasa Laodicea ang tao, hindi siya makakain ng tama. Doon nakikinig siya ng Word of God sa mga churches nila, but the real food and the real comfort is in the message. Alam niyo mga kapatid, kaya nga hindi natin maintindihan, ano, bakit habang natatakot ang tao sa mga balita, kahit anong balita ang mabasa natin, walang takot ang pumapasok sa puso natin. Why? We are in Goshen. We have a prophet na nangangaral kung anong tama kahit sa Egypt tayo. This is Egyptian environment. But God has prepared a place. Kaya niya nagsimula, hindi yan nagsimula sa Exodus, nagsimula yan sa Genesis. At ang ginamit ay si Joseph, no? At sabi mga kapatid, no? Ang Goshen, pag sinabing cultivated, it is a land prepared para taniman. Maganda ang lupa, no? Cultivated for food. At ang first mention, mga kapatid, ng Goshen, nung iniimbita niya na ang kanyang pamilya na pumunta roon in the second year of famine. O imagine mo mga kapatid, pag sinabi mo second year of famine, ilang taon pa? Tama, Sister Mia. Siyasa na kayo, ito lang ang life audience ko ngayon. 5 years pa yung famine, tapos iimbitahin ni Joseph yung kanyang mga kamag-anak? Bakit mga kapatid? Kasi sigurado si Joseph, hindi sila magugutom. Sigurado si Joseph, pag nandun ang mga piniling anak ng Diyos, nandun ang Diyos. Maparal ang Egypt, merong mga anak ng Diyos na nandun. In the first place, kung wala si Joseph doon, gutom ang buong sanlibutan. Imagine. Imagine ninyo, Brad, kung ano yung hawak nyo ngayon. Lumalapit ako ng konti sa camera. Imagine ninyo kung ano ang hawak natin ngayon na ito sana ang kailangan ng sanlibutan. Amen. Hallelujah.
Sabihin na natin, mga kapatid, abnormal ang sitwasyon natin ngayon. But besides this abnormal situation na nangyari, mga kapatid, normal ang faith ng bride. Dapat. Supposedly. No? Dahil during that time, sa panahon ng Genesis, abnormal ang sitwasyon, tagutom yung buong mundo. Alam niyo ba, mga kapatid, second year pa lang ng famine, hindi na kinaya ng tao. Itong taon yun. Malakas ang loob ni Joseph. The same thing, alam ng ating Panginoon ang ginagawa niya sa panahon natin. Ang importante lang dapat, kilala mo si Joseph sa panahon natin. No? And Joseph is a perfect type of our Lord Jesus Christ. At dito makikita natin ang first mention niya sa Genesis chapter 45 verse 10. We will read. Di ba pwede pala yung pwede? Okay. Ang sabi sa Genesis chapter 45 verse 10, "And thou shalt dwell in the land of Goshen, and thou shalt be near unto me." O, ganda ng words, di ba? Ang sabi niya sa mga kapatid niya, titira kayo sa Goshen. Yung Goshen, malapit lang yan sa bahay ko. Nasaan ba si Joseph? Sa palasyo yan. Na? Hindi pinabayaan ni Joseph na malayo sa kanya ang mga kapatid niya. "And thou, and thy children, and thy children's children, and thy flocks and thy herds, and all that thou hast, and then I will nourish thee." Look at this phrase. Ang sabi ni Joseph, doon sa Goshen, ako ang magsusupply ng lahat ng kailangan ninyo. "For yet there 5 years of famine," kasi 5 taon pa yung tagutom. "Lest thou and thy household and thou that thou hast come to poverty." Ang sabi niya, hanggat nandyan ako na malapit sa inyo, kahit 5 taon pa yung tagutom, hindi kayo magugutom. Kailangan din lang kayo sa malapit sa akin. Wala pang electronic nun. Hindi pwede mag-live stream si Joseph sa mga kapatid niya. No? What is the first lesson here, mga kapatid? No? Nung nagbibigay si Joseph ng instructions sa mga kapatid niya kung ano ang Goshen, nung nagbibigay siya, mga kapatid, ng assurance na 5 taon pa yung tagutom, no? Hindi natin alam kung hanggang kailan itong sitwasyon natin. Mamaya, meron tayong transition kasi from Joseph hanggang sa Exodus, may nagbago. Diba? Humigpit yon. Yung paraon na sinirerespeto si Joseph, hindi na kilala si Joseph, yung paraon ng Egypt during the time ni Moses, humigpit yon. Kaya tandaan nyo, mga kapatid, hindi pa nga ito mahigpit. Eh. Nakakabili pa tayo. Eh. Pero somehow, nakita nyo, may lumalabas ngayon na utos ngayon dito sa Kalamba. Meron ngayong utos na para i-contain ang lahat ng mga tao, walang hindi taga-Kalamba na pwedeng magbenta at magbili sa mga supermarket at saka sa mga palengke. No? Ang tingin ng iba dyan, of course, para sa kayusan yan eh. Pero pag bread at tumingin yan, practice na yan. Biro mo, hindi ka na pwedeng magbili at magbenta at a certain locality. Yes. May clustering ngayon ng mga palengke dito sa Kalamba, kapag ikaw barangay ganito, ganitong araw ka. Hindi ba parang mind conditioning yan na isang araw, pag wala kang tatak, hindi ka pwede magbili, hindi ka pwede magbenta. Ang nakikita ng tao na ihirapan sila, ang nakikita ng bride, oh my, thank God. This is a glimpse of what will happen in the future. Nakita niyo ba pinagbigyan tayo nila na mag-practice? Di ba sabi nila, practice makes perfect. Darating ang panahon, sasarado na yung mga churches, ang sabi ng prophet. Ngayon, hindi sinarado ang churches, hindi lang tayo pwede magtipon. No? Pero parang sinarado na rin. Di ba ang sabi ng prophet, isang araw magiging bodega na lang yan dahil pagbabawalan ang lahat ng hindi tatatakan ng mga aral. Hindi ba parang ngayon na rin nangyayari yan? But listen, nagbago ang Egypt pero hindi nagbago si Lord.
Goshen is still Goshen. Wala na si Joseph, pero si Lord na nangako kay Joseph, hindi na wala. I'm preempting. Napupunta na ako sa conclusion, no? So, una, Joseph promised his family na masusustain sila ron. Pag sinabi ni Joseph, mangyayari yon. Kasi during that time, no? Malakas si Joseph sa Egypt. Okay? Alam ni Joseph ang provision. Yan. Genesis chapter 45. Okay, yan na yung binasa natin, no? At alam niyo ba mga kapatid, nung pumunta si Jacob, si Israel, sa Egypt, yan ang meeting place nila ni Joseph. Doon sila nag-meet. Ang sabi niya sa mga kapatid niya, imi-meet ko kayo dito sa Goshen, kunin niyo na yung tatay ko. At nung nagyakapan sila roon sa Goshen, what a memorable place for Jacob. Doon niya lang ulit nakita si Joseph. Yung isang paboritong anak niya na matagal niyang hindi nakita, doon niya lang ulit nakita sa Goshen. Kaya nung niyakap ni Jacob si Joseph, ang sabi niya, pwede na akong mamatay anak. Doon din sa lugar na yon. No? The meeting of Joseph and Israel. Nakita niyo mga kapatid, pumapasok ang Israel sa Egypt. Nung pumasok si Jacob, pumasok na ang Israel sa Egypt. But Joseph is there. Amen. Kaya nga, lumaon ang panahon. Namatay si Jacob doon, namatay si Joseph, pero sabi ni Joseph, pag umalis kayo, huwag niyong iiwan ang aking katawan dito. Dalhin niyo yung katawan ko, dahil alam ni Joseph, in the future, aalis din sila doon. But hanggat nandun sila, hindi sila papawayaan ni Lord, dahil kay Joseph. Yes. Patay na si Joseph, ang Israel nasa Goshen pa rin. Kaya nga nung bumalik si Moses doon, no? Nung si Moses nangaral doon, at ang Israel nasa Goshen pa rin, dapat wala na si Joseph, wala na yung provision, no? Nandun pa rin, hindi makakapasok ang salot sa Goshen. Bakit? Inalala ng Panginoon si Joseph at ang pangako. Actually, pangako yan kay Abraham. Look at the blessings, mga kapatid, ng Israel sa Egypt. Sa Exodus chapter 8, verse 22. Ito na yan. And I will sever in that day the land of Goshen, in which my people dwell. Ito bang Exodus 8, nandito ba si Joseph? Buhay pa ba si Joseph nito? Namatay si Joseph ng Genesis chapter 50. Sa Exodus chapter 8, wala na rito si Joseph. Pero ang pangako ng ating Panginoon, and I will sever in that day the land of Goshen which my people dwell, that no swarms of flies shall be there. To the end thou may knowest know that I am the Lord in the midst of the earth. Kahit na magkaroon ng langaw sa buong Egypt, sisiguruduhin ng Panginoon, walang langaw na papasok sa Goshen. What a place. Amen. Exodus 9:25. And the hail smote throughout all the land of Egypt that was in the field. Yung hail naman, no? Yung iba dito, pinangarap na ng Wednesday. Both men and beasts, and the hail smote every herb of the field, and break every tree of the field. Only in the land of Goshen, where the east children of Israel were, was there no hail. Amen. Alam niyo yung hail, ang sinira niyan, katulad ng binanggit ko last Wednesday, is the botany life. Sira ang lahat ng tanim ng Egypt. Pero alam niyo mga kapatid, ang tanim ng Israel sa Goshen, walang nagalaw. Bakit? Walang pumasok na granizo nun. Kaya nga ako, nagpapasalamat ako kay Lord. Checking all the brethren, no? Of course, mangungusap muna ako sa TLN. This is public. Sa mga kapatid natin, as I've checked, no?
Yung iba ngayon, umaasa na lang sa gobyerno sa mga pagkain. Yung iba ngayon, makikita mo talagang wala eh. Kung wala talagang trabaho, walang kakainin. Of course, tumabas sa mga budget ng government, tingnan mo naman mga kapatid, no? Asahan mo yan, kailan yan darating sa kamay mo. Pero mga kapatid, alam mo, pag nasa spiritual devotion tayo, hindi magkukulang si Lord. Marami sa atin ngayon, tuloy pa rin ang trabaho nila. Marami sa atin ngayon, mas kumikita nga sila. Hindi ko alam kung ano. May mga kakaunti tayo mga kapatid that I'm checking na kung okay naman sila because ito yung mga no work, no pay. But thank God, wala kang maririnig na reklamo, Pastor, okay kami. I trust and I believe, mga kapatid, bakit kung nasa Goshen tayo, no, kahit pumasok ang granizo sa buong mundo, hindi papasok ang Goshen, hindi papasok ang hail para sirain ang mga pananim ng Israel. Marami ngayon, habang nasa bahay, kumikita pa rin, thank God. Bakit, mga kapatid? Hindi dahil na magaling ka, hindi dahil maganda ang kumpanya mo, no. Pwede kang ilagay ni Lord sa isang kumpanyang hindi maganda. Lahat yan pinlaan ni Lord. Why? Narinig natin ang message ni Moses at kahit may salot sa buong Egypt, there's a Goshen. And that is the Holy Spirit of our day. That is the message of the hour. No? Only in the land of Goshen. Pag nandun ang mga anak ng Diyos, walang granizo na pwedeng pumasok. Kahit wala na si Joseph. Amen. Dahil pangako yan ng ating Panginoon sa kanyang mga anak. Hallelujah. And I stand on that. Naniniwala ako, pinagpala ni Lord ang mga kapatid. Yung Q&A kagabi, di ba? Eh kahit itong virus, no? Kaya kailangan, makikita natin mamaya kung anong Goshen sa ating panahon. No? What will be the perfect time? Kaya ang sabi mga kapatid, no, sa verse 26 na, no? No? Nabasa na ba natin yung Exodus 8:22? Nabasa na natin. Okay, no? Sa 23, hindi natin nabasa yung 23. I'm sorry. Enter. Sige ba? Sa 23. And I will put a division between my people and thy people. Tomorrow shall this sign be. Kaya nga meron tayong seal eh. Pag tinatakan tayo ng Holy Spirit, mga kapatid, ihihiwalay na ng Diyos ang anak niya at saka hindi niya anak. Yeah. Ang Diyos ang maghihiwalay, hindi tao. Kaya nga lagi ko sinisigurado, mga kapatid, at lagi kong sabi ko, siguraduhin din niyo, may you make your calling and election sure. Hallelujah. I would like to quote, if palagay ninyo magiging malabo dito, yung sa mga the table ninyo, pwede nyo buksan. What is the spiritual Goshen today? Then this wise virgin went away in the translation. And these others who came and knocked on the door, what happened, what taken place? The Bible said they were cast into outer darkness. There were weeping and wailing and gnashing of teeth. Dito mga kapatid, dinidifferentiate ni Brother Branham yung wise virgin sa foolish virgin. Alam natin ang wise virgin ng bride yan, no? Rapture. Ano ang foolish virgin mga kapatid? Ito yung mga naiwan sa rapture. At sabi nila, kumakatok sila at wala na silang magawa. Oh, this is the thing. Israel, when the tribulation period hit Egypt, there wasn't one thing ever struck Egypt, the Israelites, because they were in God's provided place, Goshen. No? Bakit ko sinasabi mga kapatid, na palagi ko hindi na ito matagal, ang pag-agaw? Why am I saying this? Kaya nga siguro pag nag-normalize ito, konti na lang. No, sa akin lang. Kaya nga, samantalahin na natin. No? Palagay ko, puno ang church yan pag nag-normalize ito. Yung mga hindi nag-church, baka,
No? Baka mag-church na. Yes, magpinili ka. Bakit mga kapatid? Actually, doon nagsabay yung tribulation ng Egypt. Merong last plague, no? Sa Live Theater Express, I would like to speak about the beginning of sorrows. Nung pumasok na at humigpit na ang Israel, hinigpit na ng Israel sa loob ng Egypt, nagbago na. Wala na si Joseph eh. No? Hinigpitan sila. Pinapatay ang lahat ng mga lalaking pwedeng ipanganak. Bakit mga kapatid, nagpalit ng law, nagpalit ng oras? Can we open muna Daniel 7:25? Imposible ba sa panahon natin yan na magpalit ng batas? Ngayon nga, dami ng batas na naglabasan. Kailangan na ng quarantine pass. Wala naman dati yan eh. Diba? O sabi ng si Daniel 7:25, "And he shall speak great words against the Most High." This is the Antichrist. And shall wear out the saints of the Most High, and think to change times and laws." Listen to this, no? Para mo ma-persecute ang mga anak ng Diyos, kailangan mong palitan ang oras, kailangan mong palitan ang batas. Sige nga. Ngayon ba makakalabas ka na kahit anong oras? Alam niyo ba mga kapatid dito sa lugar namin, kailangan alas 3 na sa loob na ng bahay. Yes. Pag ikaw wala ka sa bahay ng alas 3, according to the law, uliin ka. Kaya nilang palitan ng batas ngayon. Ano na palitan sa Israel during the time, sa Egypt? Kapalitan ng batas. Ngayon, dati maluwag sila, ngayon, kailangan nilang magtrabaho. Pinabigat ang gawain nila. Na-persecute ang Israel. Yes. "And they shall be given into his hand until a time and times and the dividing of time." No? 3.5 years yan. Balik tayo sa message. Goshen, no tribulations at all. See, the rest of them was in the tribulation, but not this one. Now, those things being shadows, they're going to type something. Sabi mga kapatid, ang Israel na nasa Goshen, sa Genesis at sa Exodus, ito ay shadow lang na nagtitipo ng isang bagay sa ating panahon. Okay. I would like to quote another quote. "Now look back in the Old Testament." Question and answer to Genesis. "When you see the plagues falling, they were in Egypt, wasn't they? And God was bringing his people out to the promised land." Tandaan nito. Listen mga kapatid ha. "Now look back in the Old Testament. When you see the plagues falling, when they were in Egypt, wasn't they? And God was bringing His people out to the promised land." Ibig sabihin mga kapatid, nung nahulog na ang mga salot sa Egypt, pinaaalala sa Israel, hindi kayo talaga taga dyan. May mas maigi akong lugar para sa inyo. Well, Goshen is a good place, but still in Egypt. Kailangan maintindihan natin, kung pinagpala tayo ng ating Panginoon, kahit nangyayari ang mga bagay na ito sa paligid, kailangan alalahanin natin, hindi pa rin tayo pagalitan. There's a better place na wala ng virus. There's a better place na, of course, ngayon, pinakakain tayo ng ating Panginoon, hindi magkukulang si Lord. I believe. We believe, mga kapatid. Alam natin na economy of God. No? Alam natin mga kapatid kung ano ang open secret ng blessing. Kaya nga, hindi magkukulang ang Diyos. Sabi niya, bubuksan niya ang dalawang sa langit, magugutom na ang lahat, hindi kayo magugutom. Because we are in the land of Goshen na mayroong propetang magsalita. Ang sabi niya rito mga kapatid, actually, lahat ng bagay na nangyari ngayon, inihahanda lang tayo. No, we are enjoying the live stream kahit paano nakapakinig tayo mga kapatid. But there is always a better place. Sabi niya rito, is the tribe. And Israel never received one plague. Kahit isang salot sa sampu, walang nangyari sa Israel. Why? Because of the Goshen. Just as the plagues, before it went, they went into the Goshen. Is that right? Sabi rito, bago dumating ang lahat ng salot,
Lahat sila ay nasa Goshen. And the sun never did them out. No mosquitoes come. Nagkaroon ng 3 days of darkness, may araw sa Goshen. Imagine. No frogs was there. No lice was there. No storms was there. No lightning was there. No killing of the cattle was there. And everything they had was preserved in Goshen. It's the type. It's the type of the church. Okay, listen. Ito na, no? Ano ang Goshen? It's a type of the church going just before the tribulation period. Ibig sabihin, bago pumasok ang tribulation period, ang Goshen, ito yung spiritual place natin. Ibig sabihin, kung ini-enjoy na natin ang Goshen, malapit nang pumasok ang tribulation sa mundo. And we must be out here. No? Church, listen. Jesus said, when these things begin to come to pass, lift up your head, your redemption is nigh. Kaya hindi natatakot ang bride kasi imbis na matakot ang bride, tataas lang ang kanyang tingin, Lord, malapit na talaga. Yes. Thank God. So ang Goshen, mga kapatid, itong mensaheng dumating sa atin, and the Holy Spirit is moving with the message all throughout the world. No? Naniniwala tayo sa ating Panginoong Kristo Jesus, nangaral siya sa pamamagitan ng prophet. Alam natin kung ano mangyayari. Itong Goshen na ini-enjoy natin ngayon is just for us to prepare again para isang araw kukunin na tayo ng ating Panginoon. Kaya nga kung wala ka sa Goshen, you will not hear this kind of messages. No. Kaya nga lagi ko sinasabi, mga kapatid, pag ang condition mo makalupa pa, hindi masama na meron kang inintindi dito sa lupa, nandito pa tayo eh. But what I'm saying is, assurance. No? Papasok ng tribulation period. Ayoko mag-preempt pang i-share ko sa Thoughts Express. This is all the beginning of sorrows. This is not you sorrowful pa, but these are just the beginning. Hallelujah. Goshen is a type of the church going just before the tribulation period. So nasa Goshen ba tayo ngayon? Sige, sagot kayo dyan. Okay, I am hearing you. Amen. Then, malapit na. Because the last plague of Egypt is the death of the firstborn. At pagkatapos nun, umalis na ang Israel sa Egypt. Yeah. Okay, another quote. Noah went into the ark of safety. Lot came out of Sodom. One came out, the other went in. What is the type of when it's conglomerated together? It's the type of church coming out of the world for safety and going into the ark of Christ, go to glory. One come out, the other went in. One come out to keep from being destroyed with the world. The other one went into the ark of safety. And Christ is the ark of safety. Okay, may tatlong ark tayo na ikita, mga kapatid, sa Bible, no? Sa Old Testament. Yung ark, yung Noah's ark, yung ark of the covenant, at saka yung ark ni Moses. One time I will preach on that. Lahat yun is ark of safety. And remember, before that, the judgments of hail, fire, and darkness swept over Egypt, Israel made her way to Goshen where there was light. Okay. Sa madilim na Egypt during that time, ang meron lang liwanag ay ang Goshen. Sa Goshen lang maliwanag ang lahat ng bagay. Eh ngayon, hindi mo na alam kung anong gagawin mo eh. Merong mang news, meron pang fake news. No? Yung nga news na tama, hindi mo na alam kung sino paniniwalaan mo. Tapos mapasok pang fake news. Mga kapatid, parang hindi maliwanag. But mga kapatid, itong sigurado ko sa bride may maliwanag. Siya lang ang may liwanag. And Egypt was left to wander in the darkness. Men and women, listen to me now. Okay, ganda nito mga kapatid, no? Okay, so
Mga kapatid, sabi ng prophet, men and women, listen to me now. Clear ba sa screen? Okay. Before you're left on this earth of misery and conquer here in sin, run to the light as hard as you can go. The light, Christ Jesus, and accept His message of mercy. Doon lang sa Goshen may liwanag, at kung sa palagay mo, wala ka pa sa liwanag, Pastor, nasa message ako, mga kapatid, kung nasa message ka, dapat maliwanag. Dapat maliwanag din yung kalagayan mo sa buhay. Dapat maliwanag din kung anong kalagayan mo ngayon. Mga kapatid, hindi ka dadali ng message sa dilim. Wag mong lukoyin ang sarili mo na nasa message ka and yet madilim. No, it's not. You run to that light. No? That's the Goshen. Sa Goshen lang meron. Ang buong mundo ngayon, mga kapatid, madilim. Alam niyo ba? Excuse me, inom lang ako sandali. May nagtanong nga sa akin. This is not to preempt. Pati ito lang nakikita ko. In one day, nasurpass ng Amerika ang Italy at saka ang China for the death ng COVID. Sabi sa akin na isang kapatid, Pastor, bakit ganun biglang naungusan? Yes. Di ba? Ano bang purpose ng COVID na yan? Bumagsak ang economy. Papatunayan ng mga gobyerno ngayon, kaya pala natin pabagsakin ang economy, hindi sa pamamagitan ng gera, hindi sa pamamagitan ng mga bagay na halata, no? It can be. Virus lang pala ang katapat, babagsak ang economy ng Amerika. Pag bumagsak ang economy ng Amerika, saan hihingi ng tulong yung halimaw na galing sa lupa? Hihingi yan ng tulong ng halimaw doon sa galing sa tubig. Nandun lahat ang ginto. And bakit China, mga kapatid? Di ba? Malaki ang utang ng Amerika sa China. Pag pinabagsak ang economy ng Amerika, ngayon meron silang hula na kapag nangyari ito araw-araw sa Amerika, babagsak ang economy ng Amerika. Then the message is true. Maliwanag. Ang nakikita nila ng virus, ang nakikita ng bride, ang Bible at ang message. Tignan niyo, mga kapatid. In one day, no? Hindi ba parang germ warfare na yan? Isipin niyo, mga kapatid, ha? Isipin niyo lang. Isipin niyo, Wuhan ang galing ang virus. Magtataka ka, hindi man lang kumalat sa Beijing tsaka sa Shanghai. Naisip na natin yun. Tapos kumalat sa buong mundo, Beijing and Shanghai, mga main cities ng China yan na populated. Hindi man lang kumalat dun. Pero sa buong mundo kumalat. Ayoko isipin may gamot na ba sila dyan, hindi lang nila sinasabi. Pero para lang yan sa computer, di ba? Para bumenta yung antivirus mo, mag-create ka ng virus. Economy. It will all fall down to economics, mga kapatid. Kaya mayroong nagsalita dito sa Pilipinas sa atin. Tandaan ninyo, ang COVID, tignan nyo, mga matatalinong tao to, ha? Ang COVID ay health crisis, hindi economic crisis. My God, tignan nyo naman ang effect sa economy. Sa bride, malinaw. O hindi ba kapag ka nangyari yan at nagpatawag na ng kapayapaan ang Antikristo at gumawa na ng isang pera ang Europe, nangyari yan, isa na lang ang pera ng Europe, euro na lang, no? Dahil nga humihina na economy, kailangan may umangat na isang economy. Amen, no? Kasi alam niyo, mga kapatid, sa bride maliwanag. Sa buong sanlibutan, kadiliman. But fear not, little flock. Pag nasa Goshen tayo, wala tayo sa ekonomiya ng Egypt. Yeah. Goshen has the economy of God.
Magkakaroon ng salot sa Egypt, pero sa Goshen, not one plague. And Goshen is a place of plenty and comfort. Hanggat nandito tayo, ingatan tayo ng Lord, papunta na ito sa totoong Exodus natin ngayon, sa sanlibutan. Kaya kapatid, if you are not in this light, then run to the light as hard as you can. Not tomorrow, today. The light, Jesus Christ, Jesus, and accept His message. The light is Jesus Christ in His message. Salamat sa ating Panginoon. Another quote. Okay, dahil sa live streaming tayo, wala tayong testimony portion. Siguro, pwede rin kayo mag-testify sa hub natin, mag-video kayo, no? Gamitin natin yung hub. Wala tayong kantahan, kaya, no, sa live streaming talaga tayo kakain na eksakto bago mag-alas 12. But remember mga kapatid, no, after nito, Zoom fellowship tayo. Mag-i-invite ako, Kalamba, Bataan, San Juan. Make sure na downloaded na yan para rin tayo na sa church. This time para tayo na sa isang malaking camp meeting. Kalamba, Bataan, San Juan, o kahit sino na i-invite nyo sa Zoom. Yung Zoom na nasa akin ngayon, kung pwede ang 200 participants, magkakakitaan tayo sa video, no, pag-aralan nyo rin. Ito yung panahon na kailangan mag-fellowship pa rin tayo mga kapatid, because we are in the spiritual Goshen, we are under that great light of the hour. Hallelujah. Ngayon lang talaga, no, kanya-kanya tayong luto. So, yung mga gusto nung noon na sa bahay na lang kakain yan, dream come true, sa bahay talaga tayo kakain. Hindi tayo magkakasabay kumain. At mamimiss nyo yan mga kapatid, mamimiss nyo yan. Kaya pag bumalik ito sa normal at kakaunting panahon na lang bago dumating, no? Nakikita ko yung mga questions, so sa IMKP, sagutin natin yan. Brother Michael Saberola has a question. Okay! Ito pang isang maganda sa Goshen. The people gathered into Goshen. They were ready. Okay. Pag nasa Goshen ka, handa ka na rin. Eh, pastor, akala ko ba place of comfort na yan? Okay na yan. Akala ko ba place of plenty na yan? Wala na kailangan. Okay na magstay, no. Hey, pagka nasa Goshen ka, may mas maganda pa. They were ready. For what? They know something was fixing to happen. Alam niyo ba mga kapatid, ang mga tao lang sa Goshen, ang alam kung anong mangyayari. Yeah. Sinabi ng prophet, oh. They know, they were fixing to happen. Kaya alam niyo mga kapatid, the more na nangyayari ito, the more na lumalalim ang need natin sa message, the more na lumalalim ang hunger natin sa rapture mga kapatid. Sabi rito ng prophet, you take ducks when it's time for swarming. They all run right together. When bees, everything else gets ready. There is some instinct draws them. The Holy Spirit draws the people. Kaya nga may Zoom fellowship tayo mamaya, hindi mo pwedeng paghiwalayin ang bride mga kapatid. Mapaghiwalay tayo ng batas dito sa lupa mga kapatid. But gagawa na gagawa tayo ng paraan. The bride knows how to get ready. The bride has the instinct na nagsasama-sama tayo. Ngayon, marami ako nare-receive na message, Pastor, namimiss na namin ang fellowship. Pastor, namimiss na namin kayo at ang family mo. Namimiss na namin yung mga kapatid. Yes, para maintindihan mo sa susunod pag nag-normal na to, yung mga bagay na hindi mo dati pinapansin, ngayon mahalaga pala. Yes, I miss you all also. Namimiss ko yung mga pulpitong tinatayuan ko. Namimiss ko yung kamayan ko mga kapatid. Namimiss ko yung kumakain ako kasama kayo. But now, bakit tayo hindi nalulungkot? Alam natin may mangyayari. At ang mga tao lang sa Goshen ang nakakaalam kung ano man mangyayari. Hindi pa ito.
May rapture pang mangyayari, mga kapatid. Pero nakita niyo, before the rapture, hindi pa rin nagkulang si Lord ng isang spiritual na lugar kung saan tayo magtitipon at meron tayong liwanag at hindi niya tayo pababayaan. That's the point. No? Kaya nga sabi nila, wala na si Joseph doon sa Exodus. Pero nandun pa rin ang provision ng Lord. Yes, si Lord umakyat na siya. Type ni Joseph, pero nag-pray siya sa John chapter 17, 2,000 years ago. Siguro dito ako matatapos, no? We will quote John 17, 1-4. If you have your Bibles there, John chapter 17, verse 1. This word spake Jesus and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come. Glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. So lahat ng ibinigay kay Kristo bilang anak, the same God, no? Pag meron siyang gustong bigyan ng eternal life, mabibigyan. And this is life eternal, that they might know thee only the true God and Jesus Christ whom thou hast sent. I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do. And now, Father, glorify thou me with thine own self in the glory which I had with thee before the world was. So sila muna, yung communication between the Father and the Son. The Son is the God, the Word expressed, then the Word is God. Then pagdating ng verse 12, talo tayo sa verse 12. While I was with them in the world, I kept them in my name, in thy name. Sino yung them? Tayo yan. Kasi alam nila, daalis siya, pero sabi niya, kailangan may Goshen yung mga anak ng Diyos. Those that thou gavest me, I have kept, and none of them is lost. But the son of perdition, si Judas, isa lang yan. That the scripture might be fulfilled, verse 13. And now come I to thee, and these things I speak in the world, that they might have my joy fulfilled in themselves. I have given them thy word, and the world hath hated them because they are not of the world, even as I am not of the world. I pray not that thou shouldest take them out of the world, but thou that should keep them from the evil. They are not of the world, even as I am not of the world. Sanctify them through the truth. Thy word is truth. Sabi ni Lord, ingatan mo sila na ibinigay mo sa akin. And so on and so forth. Kaya mga kapatid, presently we are in Goshen, but one day, pag nangyari ng rapture, we will be with Him forevermore. But don't forget, God has a provided place for us, spiritual place for us for today. The message of the hour is the light. Nandun ang liwanag sa Goshen. While the whole world is in darkness, the bride of Christ is enjoying the light. Amen. Yes, salamat sa ating Panginoon. No, every day we have programs, almost every day. Not every day, but almost every day. Sinisikap ng mga kapatid na magkakasama pa rin tayo. May mga kapatid na hindi alam yung Q&A kagabi. Yung TLM Hub, mga kapatid, parang bulletin board yan, ha? Total, almost all of us is electronic naman, parang bulletin board yan na kapag may announcement, dyan agad ilalagay. So, let us be mindful. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Hindi na ito yung panahon na manghihina tayo, mga kapatid. Hindi na ito yung panahon na nadadoubt ka pa sa message. This is not the time na nadadoubt ka pa sa sarili mong pagkatawag. Siguraduhin mo na yan ngayon. You run to the light. You run to Goshen. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Kaya nga, isipin nyo lang mga kapatid, ha? Sabi ko nga, hindi kumalat sa Shanghai, hindi kumalat sa Beijing. Yung presidente ng China bumisita sa mga may sakit, bakit nakamask lang siya? Presidente yun, dapat naka full metal gear yun. Hindi kaya may gamot na yan? Pero hinuhord lang din, dahil kailangan bumagsak ang economy. But remember, ang economy ng Lord, hindi nila kayang bumagsakin. No, it's not. This is God's great economy.
If the bride is in Goshen, ingatan tayo ni Lord, papakainin tayo ni Lord, we will have joy in His presence, we will have joy in the fellowship. Tulungan tayo ng ating Panginoon. No? Amen? Amen. Worship? Okay. That's good. No? So, merong announcement after okay. Baka, no? Ganitong gagawin natin. After ng pangangaral, tutugtog yung mga manunugtog sa TLM Hub. Then, yung mga gusto mag-fellowship, I will invite you doon sa Zoom. So, para rin tayo nasa church. Kaya lang, kanya-kanyang kain. So, ngayon lang, yung misis ko magluluto na tuwing Linggo. Kasi, dati sabay-sabay kumakain, ano? So, salamat sa ating Panginoon. Salamat at binigyan niyo tayo ng Goshen sa ating panahon. Pagpalain tayong lahat ni Lord sa mga tahanan. My line is always open. My cell phone numbers are always open. My messenger is open. My WhatsApp is open. My LinkedIn is open. Hindi lang ako masyado nag-Twitter. Hindi lang ako masyado nag-Instagram. But those social media platforms, at contact number ko, my email is open. We can still have fellowship electronically. Wait for the announcements, no? Sa TLM Hub. God bless you all. At mananalangin tayong lahat. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Aming Ama, salamat Lord for the Bible study and the word that was preached. Lord, in each of our houses, Lord, we're just doing our best. The musicians are also doing their best, Lord. All of us. Thank you, Father, for the fellowship. And thank you, Lord, for your word. Lord, thank you, Lord, for the Goshen. As you have given us light of the message, isang araw, aming Ama, ay aalis kami. And you have given us the rehearsals of the things. Lord, tulungan niyo ang bawat isa na siguraduhin ang pagkatawag at pagkapili. We will make our calling and election sure, Lord. As we thank you, Father. As we thank you, Lord. After this, we will have informal fellowships through mediums. Bless your word in our hearts. Salamat sa aming mga kakainin. Salamat, Lord, sa tahanang binigay niyo sa amin. Salamat sa pamilyang binigay niyo sa amin. Salamat sa mensaheng dumating sa amin. Salamat sa inyo, Lord, na nasa amin lagi. Salamat, Lord, sa liwanag na dumating. The Goshen has the light, while the whole Egypt is wandering in darkness. We thank you, Father, as we worship you in spirit and in truth. In the name of our Lord Jesus Christ, we believe and we pray. Amen, amen, and amen. See you at the Zoom, see you at the Hub, see you at the page. God bless you all.